Ang pamilya, umarangkada na ang tatlong araw na national vaccination drive sa bansa. 9 milyon ang target bakunahan sa tatlong araw na bayanihan bakunahan, National COVID Vaccination Days. Sa Marikina City, pinangunahan ni Health Secretary Francisco Duque at Marikina Mayor Marcy Chodoro ang ceremonial vaccination. 10,000 hanggang 12,000 individual ang target bakunahan ngayong unang araw at sa susunod na dalawang araw. At live mula sa Marikina Sports Complex, si Vivian Gulia. Vivian, kamusta ang unang araw ng bakunahan dyan? Hi Julius, oo, kanina nga nasa Marikina tayo at ngayon ay lumipat na tayo no, dito sa Batasan National High School sa Quezon City. Maaga rin pinirahan yung unang araw ng bayanihan bakunahan dito sa Quezon City. At makikita mo nga no, na sa ngayon higit 400 individual na karamihan ay mga residente ang nabakunahan laban sa COVID. Dito yan sa Batasan National High School. Ilan sa mga nakapanayam natin na kumbinsing magpaturok na ng COVID vaccine ngayon dahil nakita naman daw nila sa mga kapamilyang naunang nagpabakuna na hindi sila nagkaroon ng malalang side effects. May ilan din na nangangambang hindi na makapasok sa malls at ilang establishments pagdating ng December 1 kung walang COVID vaccine. Ang isang rider naman, sinabihan na ng management na kailangang bakunado para makapag-deliver ng pagkain. 50 vaccination sites ang binuksan sa buong Quezon City para makapagbakuna ng higit 48,000 na individual kada araw ngayong National COVID Vaccination Days. Sa Marikina City, 10,000 hanggang 12,000 individual ang target bakunahan laban sa COVID-19 kada araw. 4 ang binuksang COVID vaccination sites doon, magkakahiwalayang sites para sa mga eligible na menor de edad, mga magpapa-booster shot na seniors at immunocompromised, at mga magpapa-first dose. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, sa kabila ng global shortage ng hiringgilya, sapat naman ang supply nila para i-roll out ang mga bakunang nakalaan sa National COVID Vaccination Days. Tumatanggap ang Marikina at QC ng walk-in pero mahalagang may dalang kumpletong requirements, valid ID at kung immunocompromised, pati medical clearance. Kung menor de edad naman, dapat may dalaring magulang o guardian na may ID at patunay ng relasyon sa bata. Kung eligible naman magpa-booster, dapat ay bitbit din ang original vaccination card. Panawagan ni Health Secretary Francisco Duque III sa publiko samantalahin itong tatlong araw na National COVID Vaccination Drive lalo't may variant of concern na Omicron sa ibang bansa. Aniya, wala pa ito dito sa Pilipinas pero maging sa mga bansang todo higpit ang border control ay nakapapasok ang Omicron kaya naghahanda na rin ang pamahalaan. Bahagi nito ang pagpapataas ng COVID vaccination rates sa bansa. Ayon kay Duque, sa ngayon wala pang datos kung ang Omicron ay nakatatakas sa proteksyon ng existing COVID vaccines. Pinag-aaralan pa ito at inaasahang magkakaroon ng linaw makalipas ang humigit kumulang 2 linggo. Kaya ayon kay Duque, huwag munang magluwag sa pagtalima sa minimum health standards tulad ng pagsusuot ng face mask at physical distancing. Kaugnay naman ang pagbabalik ng mandatory face shield, posible aniya ito. Pero pag-uusapan yan sa isang pulong kasama ang Pangulo at Technical Advisory Group of Experts mamaya. Julius, balik sa'yo. Thank you, Vivian Gulia. Sa Maynila naman, 75 vaccination sites ang binuksan para sa tatlong araw na vaccination days. 44 na health centers ang gagamitin para sa first at second dose ng priority group na A1 hanggang A5 category. Habang 18 public schools naman ang ilalaan para sa pagbabakuna ng mga minor de edad at para sa booster shot ng A1 hanggang A3 category. Kabilang ang Isabelo de los Reyes Elementary School, Ramon Magsaysay High School at Santa Ana Elementary School. Gagamitin ding vaccination sites ang 3 private private schools, ang Manila Cathedral School, Holy Child Catholic School at La Consolacion College, Manila. 4 na mall din ang pwedeng puntahan at district hospitals gaya ng Cat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, Santa Ana Hospital, Hospital ng Sampaloc at Hospital ng Tondo. Paalala ng Manila Public Information Office sa publiko, bawat vaccination site ay may nakalaang priority group kaya mas mabuting tingnan sa Facebook page ng Manila PIO ang detalye. Pwedeng mag-walk-in basta mag-register online sa manilacovid19vaccine.ph dahil kailangan ng QR code.
150,000 individuals ang target bakunahan sa Quezon City na prioridad ng mga batang hindi pa bakunado at ang magpapabooster shot na pasok sa A1 hanggang A3 category. Iba't ibang vaccination sites ang gagamitin, kabilang na ang mga mall at fast food chains. Tutulong din sa malawakang bakunahan ang Philippine Medical Association, ang Quezon City Police District at Quezon City Bureau of Fire Protection. Sa vaccination site naman sa Araneta Coliseum sa Cubao, pinilahan din ang bakunahan. Ilan dito ay mga estudyanteng nagpaturok ng first dose. Magpapadala naman ang LGU ng dalawang team sa Kabanatuan Nueva Ecija para umasiste sa bakunahan doon. Nagsimula na rin ang bakunahan sa Bulacan sa unang araw ng 3-day National Vaccination Drive. Yan ang headline Pilipinas ni Wena Cos. Wena, saan nga ba ginaganap yung bakunahan diyan? Magandang araw, Tony. Sa Capitol Gymnasium ng Malolos, Bulacan, babakunahan ang mga edad 18 years old pataas. Available dito ang primary series of first at second dose at available rin ang booster shots ng Moderna at AstraZeneca. Hiwalay naman ang location para sa mga menor de edad o mga 12 to 17 years old. Dediretso sila sa hiyas ng Bulacan Convention Center na nasa likod lang naman ng Capitol Gymnasium. Mas maraming tao sa hiyas ng Bulacan Convention Center bago pa mag-alas 8 ang formal na pagbubukas ng bakunahan. Umabot na sa labas ang pila dito at pumulupot na sa paligid ng mga katabing mga gusali. Kasama sa pila ang mga guardians ng mga menor de edad na required na nandun para sa pagpapabakuna ng mga bata. Kung sakaling for second dose din ang mga guardians ay isinasabay na rin sila. Sa hiyas ng Bulacan Convention Center din babakunahan ang mga senior citizens at mga buntis. Ayon sa Provincial Health Officer ng Bulacan na si Dr. Jordi Celis, maganda na marami ang dumagsa para sa National Vaccination Day. Ibig sabihin marami talaga ang gusto na magpabakuna. Sa huling datos na inilabas ng Bulacan ay nasa 1.1 milyong Bulakenyo na ang fully vaccinated o nasa 45% ng kabuang populasyon na eligible na magpabakuna. Nasa higit 200 naman ang tumatao sa dalawang provincial vaccination sites na ito dito sa Bulacan. Marami rin ang mga vaccinators, nasa 12 vaccinators kada venue ang nakaistasyon. Kasama na ang private volunteers at manpower mula sa PNP at AFP. Mananatiling bukas ang dalawang provincial vaccination sites na ito hanggang alas 7 ng gabi. Tony? Maraming salamat, Wena. Umaragada na rin ang National Vaccination Day sa Katanawan, Quezon. Sinabi sa teleradyo ni Mayor Ramon Orfanel, tatlong brand ng bakuna ang gagamitin sa malawakang bakunahan kabilang ang AstraZeneca, Moderna at Sinovac. Nagsagawa rin ng information campaign ang LGU para pabulanan ang mga hindi totoong balita tungkol sa pagbabakuna. Magandang balita naman dahil laging nauubos anya ang mga bakunang inilalaan sa kanila. Sa ngayon, isa na lang ang kaso ng COVID-19 sa Katanawan mula sa dating 40 hanggang 50 kaso.